Sa Tacloban, Leyte, nakauwi na po ang mga residente na silikas kahapon sa takot na salantahin ng bagyong Basyang. May ulat on the spot si Mark Cabrano. Mark, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Maris, matapos na maramdaman ng lalawigan ng Leyte ang sama ng panahon na dala ng bagyong Basyang kahapon, bumalik na sa kani-kanilang mga komunidad ang mga evacuees. Pero kahapon, walang tigil ang pagsakay ng mga truck, coaster at jeep ng mga residenteng pilit na lumikas dahil sa takot. Nagdala ng malakas na ulan at hangin ang bagyong Basyang na hindi kinaya ng mga yero at maliliit na istruktura sa baybayin. Nangangalit din ang alon sa karagatan. Ang San Jose Tacloban ay isa sa mga coastal tent communities. Iniwan ng mga residente bago dumating ang bagyong Basyang kagabi. Dito sa Tacloban Astrodome, dinala ang karamihan sa evacuees na kusang lumikas kahapon mula sa coastal barangays. Ngayong umaga, bakante at halos wala ng evacuees sa loob nito. Ang dati kasing mga lumikas dito, nakauwi na dahil umayos na ang lagay ng panahon. Nailipat na rin sa mga temporary bunkhouses ang mga pamilyang nilikas dito matapos ang bagyong Yolanda. Nabalot ng takot ang buong lalawigan dahil sa bagyong Basyang, ang unang bagyong tumama sa rehiyon 3 buwan matapos salantain ng super bagyong Yolanda. Maris, sa ngayon dito sa Tacloban City ay umaayos na ang lagay ng panahon. Sa katunayan, nakataas na ang araw dito sa buong Tacloban City at yung mga residente dito ay hindi na kinakabahan dahil bumalik na nga sa normal ang lagay ng panahon dito. Yan muna ang latest mula sa Tacloban, Leyte. Maris. Mabuti naman. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Mark Zambrano.